Asawa. Hindi na ako magtataka kung bakit may kabit. Maligo ka kasi. Basta kabit, masama agad. Huwag mo sa akin isisi kung bakit ka niloloko. Ako ang reserbang ilaw ng tahanan kasi sabi mo daw, napupundi na ako. Di ko intensyon ang manira. Ang haligi ng tahanang walang tibay, naghahanap yan ng pukpok. Alam mo bang masama ugali ng asawa mo? Hinuhubaran niya ako pag malamig, di niya ako kinukumutan. Nalalamig na ba sa'yo? Kaya sa akin, special treatment. Pinapahid sa akin lotion, pinapahid sa'yo ointment. Tandaan mong hindi maghahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. So ito na nga, kahapon may kumunta sa akin kung gusto ko raw magpakabit ang wifi. Isa dami ng mga mata at bibig sa paligid ko. Kailangan ko pa ba yun? Mas mabibilis na yung internet connection nila. Hindi talaga naglo-loading. Mas mabibilis sila makahagilap ng chismis para sa'yo. Gusto ko nga rin isulat ang kwento ng buhay ko. Pero syempre, hindi na ako magsusulat yung kapitbahay ko na lang. Total, mas alam naman nila ang kwento ng buhay ko eh. Ang dapat ng mga ganito, pumasok ng janitor. Tutal, mahilig naman magmamalinis. Akala mo naman walang baho. Hoy, mga ate at kuya, pare-pareho lang yung aboy ng dumi natin. Check! Wag na ako! Sino to? Pakilala mo naman sa akin to. Ganda ko, no? Sobra. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos na kilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba. Kumain talaga. Ganito pala pag nagmamahal.
Ayan, dahil pwede nang lumabas. Nandito ako ngayon sa parlor, magpapaganda ako. Parang gusto ko magpakulay ng buhok. Sir, magkano ba pag ganito? 300. Ilang minutes yun? 30 minutes. Naku, meron pa naman akong lakad. O sige, iwan ko na lang siya. Balikan ko na lang mamaya. Namamadali kasi ako. Ay, nakita. Masyado mo pinagkakasya ang sarili mo sa asawa ko. Kahit mukha kang tanga. Lahat ng kabet, peste. Pag hinato kita ng bareta, basag yung uso mo. Kapal ng mukha mo? Kung na nga itong nakasira ng relasyon, ikaw pa nagsasalita ng ganyan? Isa sa hindi ko matanggap, ang ganda-ganda ko. Tapos ipagpapalit ako sa pokpok na maraming utang sa Bombay. Minsan yung pagiging malandi, binabasa rin sa itsura, wag ka pa dalos-dalos. Tigang lang yon. Tigang lang siya, wala nang ibang dahilan. O siguro dahil losyang na ako, laspag na, kaya iba na yung gusto niyang tikman. Di na ako nagme-makeup, di na nag-aayos, yung buhok, di man lang mapulupot. Kaya yung mister ko naganap ng sariwang bulaklak, pero nakuha niya, bubuyog. Sinasabihan mo kung maligo muna? Kailangan palang maligo, sorry, hindi ko alam. I'm in here for the